tawag na weapons of opportunity. Paano itong bote na to ay magiging weapon? Paano ko siya sikot yan? Yeah. Then, kahit anong ka-exercise ng tao, hindi niya kayang lagyan ng muscle yung ilong niya. Hindi niya kayang patigasin niya. Kaya pag mo headbutt ka, patatamay mo yung ulo mo sa ilong. Itlog sa kabato, pipiliin mo ikaw yung bato. Huwag mong pipiliin ikaw yung itlog. Kinapakahina. Ang prinsipyo, ikaw dapat yung matigas na parte, siya yung malambot na parte. Okay? Good morning, welcome to my vlog again. I'm Coach Jay. So ngayon naman, para sa ating knife self-defense, it's yung tinatawag na weapons of opportunity. Paano itong bote na to ay magiging weapon? Paano ko siya gagamitin weapon? So, pag may pumaksak sa'yo, mas kumalakas ang loob natin. Pag may weapon tayo, tama? Pag kailangan mo lumaban, kailangan, gusto mo. Kukuha ka sa inyo ng ano? Ng grenade launcher. So ngayon, pag sumaksak siya, saksak. Instead na empty hand yung ginaganyan ko, may isasaksak ko na sa mukha niya. Kung matigas-tigas din naman to, magkakaroon dito ng pain. Dito yung gagamitin kong pasikot yan. Yeah. Then, yan din yung pangsikot ulit. Dito siya. So, ganun ginagamit yung bote ng soft drinks para maging weapon. Saksak. Saksak. Sinaksak ko din doon sa leeg. Siyempre, hanapin mo yung malambot. Kasi kung dito mo tinasasaksak si dibdib, saksak ka. Sinaksak mo na si dibdib. May sakit ba yun? Siyempre, wala. Hanapin mo yung malambot niyang parte. Ano ba malambot niyang parte? Saksak. Leeg. Mata. Yung tainga. O yung groin. Doon mo siya inasaksak. Merong isang pamuna sa akin, yung mag-headbutt akong gano'n. Pag naka-timing daw ako na matigas ng ulo, ako pa yung madidisgrasya. Eh, ba't mo yung headbuttin doon? Ang headbutt mo nga, sir, sa ilong pinatatama dito. Kahit anong ka-exercise niya, lapit ka sa camera mo. Kahit anong ka-exercise ng tao, hindi niya kayang lagyan ng muscle yung ilong niya. Hindi niya kayang patigasin niya. Kaya pag mo yung headbutt ka, patatamay mo yung ulo mo sa ilong. Huwag dito, huwag din sa bibig. Pag tumama yan sa bibig, umanga yan, sugat yung mukha mo. Dito, kailangan pag mabagbabanggaan kayo, itlog saka bato, pipiliin mo ikaw yung bato. Huwag mong pipiliin ikaw yung itlog. Kinapakahina mo naman nun. Lampas ko yan. Hindi ganun yung maging tamang prinsipyo. Ang tamang prinsipyo, ikaw dapat yung matigas na parte, siya yung malambot na parte. Okay? Thank you.